Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang pagsiwalat ng mga plano ni Tauka na tumulong kina Prinsesa Katleya. Kasama nga nila si Eve Speed habang nakasakay nga sila sa Magic Chariot. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagsasalita ni Liz. Wika nga nito na kung gusto daw tulungan ni Eve Speed sina Tauka at Seras, ay susuportahan daw ni Liz ang desisyon nito. Dahil hindi daw nila makakamit ang kaligayahan kung hindi dahil kina Tauka at Seras. Kaya naman, okay lang daw para sa kanya na sumama si Eve Speed kina Tauka. Wika nga ni Eve Speed na alam daw nila ni Liz kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng minamahal nila sa buhay. Sagot naman ni Tauka na isang matapang na bata daw pala si Lizbeth. Dagdag pa nga ni Eve Speed na alam din daw nila ang pakiramdam ng hindi makatulong sa mga taong importante para sa kanila. At kapag hindi daw siya tumulong ngayon kina Tauka, ay siguradong pagsisisihan niya daw ito sa buong buhay niya. Naiyak na si Seras at wika nga nito na maraming salamat daw sa lahat Eve Speed. Dagdag nga ni Tauka na in case of emergency ay meron naman daw siyang transfer stone na ibinigay sa kanya ni Erica. Nagagawa daw ng transfer stone na ilipat ang bagay o isang tao sa designated na lugar na itinakda ng isang user. At isang beses lang daw ito pwedeng gamitin. Ang destinasyon niya daw ng transfer stone ay ang tahanan mismo ni Erica. Si Tauka nga daw ang magdedesisyon kung kailan pwedeng gamitin ang transfer stone upang makabalik agad si Eve Speed kay Liz. Wika nga ni Eve Speed na malaki daw ang tiwala ni Erica sa ating bida dahil ipinaubayan nito ang ganitong klaseng transfer stone. Sagot naman ni Tauka na may isang lugar pa daw ang sinabi sa kanya ni Erica. Bumalik na ang eksena kung saan pinapabasa nga ni Tauka kay Erica ang forbidden na nakasulat sa hawak nito. Ngunit hindi nga alam ni Erica, kaya naman nagsabi na lang ito ng isang lugar kung saan may mga lahi daw ang naninirahan at nagagawang basahin ang mga forbidden words. At ang lugar daw na ito ay tinatawag na Country at the World's End. Sagot naman ni Eve Speed na narinig na nga daw niya dati ang lugar na ito. Ngunit akala daw niya ay isang alamat lamang ang lugar. Inisip niya ni Tauka na inexpect niya na daw na hindi kayang basahin ni Erica ang forbidden spells. Since hindi din daw niya nakitaan si Erica na basahin ang spellbook. At mukhang matatagalan pa daw ang ating bida bago niya magamit ang forbidden spells. At para daw sa mga tumulong sa kanya tulad ni na Erica Anarvale, Eve Speed and Elise at ni Seras. Sobrang pure daw ng kabutihan ng mga ito sa kanya. Parang tulad daw ng kanyang angkel at ng asawa nito. Kaya naman, nais daw protektahan ni Tauka ang mga ito. Ngunit ganun pa man daw, kahit nasaan mang lugar, ay palagi pa din may mga masasamang nilalang ang kumukontra sa kabutihan. Kaya naman, lalaban daw siya sa mga kasamaan. Lason laban sa lason, kasamaan laban sa kasamaan. At gagawin daw ni Tauka ang lahat upang puksain ang lahat ng masama sa mundo gamit ang sarili nitong mga kamay. After na nito, ay malapit na nga daw sila makapasok sa Northern Monster Area, kaya naman maghanda na nga daw silang tatlo sa mga magaganap. Wika pa nga ni Tauka na may sasabihin daw siya kay Seras na hindi niya nasabi nitong mga nakaraang araw. Nasa palagay daw ni Tauka na napapamahal na daw siya kay Seras. Kaya naman gagawin daw ng ating bida ang lahat para sa prinsesa at kay Seras. Makakabalik daw sila ng buhay at wala daw intensyon si Tauka na mamatay silang tatlo sa digmaan. Napangiti na nga si Seras at wika nga nito na may nadagdag daw sa kanyang mga rason kung bakit hindi siya pwedeng mamatay. Napaubo nga si Eve Speed at wika nga nito na may mga kalaban na daw ang nasa harapan nila ngayon. Dito ay makikita nga natin na nakaabang na nga ang mga halimaw sa ating mga bida. Kaya naman wika nga ni Seras at Tauka na simulan na nga daw nila ang umaatikabong bakbakan. After na nito ay lumipat niya ang eksena sa Counter Invasion kung saan lumabas na nga daw ang Great Demon Emperor sa Eastern Counter Invasion. At ang naka-assign niya dito ay ang Takaw Sisters. Wika nga nito, nakatapusan na daw ba ng Eastern Division? Mukhang malakas daw ang pinakaboss ng kalaban. Tugon naman ni Yasu na mukhang wala daw pag-asang manalo si Hijiri at Itsuki laban sa demonyo. Sagot naman ni Kirihara na sobrang malas naman daw niya dahil mabuti pa daw si Hijiri na magsisimula ng makipagbakbakan sa mga halimaw. At kung sakali man daw na mapabagsak ni Hijiri ang Great Demon Emperor, ay talagang mawawalan na daw siya ng gana makipaglaban.
Nagkaroon niya sila ng pagpupulong at tanong nga ng Four Revered Saints na mananatili lang daw ba sila sa Southern Counter-Invasion. Sagot naman ng goddess na hindi daw nila pwedeng baliwalain ang paglabas ng Great Demon Emperor sa Eastern Invasion. Ngunit bawal din naman daw nilang basta iwan na lang ang Southern para lamang makapag-back up sa Eastern Counter-Invasion Force. Wika naman nito na isama na lang daw ng goddess si Ayaka Sugo dahil isang S-class naman daw ito. Sagot naman ng goddess na hindi daw normal na wala pa ding natututunang unique skill si Sugo kahit na napakataas na daw ng level nito. At after daw ng digmaan na ito, ay ibabagsak daw niya si Sugo bilang rank B. Medyo nalungkot nga si Sugo dahil sa balitang ito. Wika naman ni Kirihara na palapit na daw ng palapit na nakikita niya ang diferensya ng tunay at peke. Wala na daw makakatalo pa sa Great Demon Emperor kung hindi siya lamang. Dahil nasa kanya daw ang vessel ng pagiging isang hari. Matapos na nito ay nagpahinga muna silang lahat habang nagbabantay sa posibleng mga kalaban. Pumasok na si Ban at wika nga nito kay Sugo. Nakapag nagsumikap daw si Sugo ay kahit na ano pa man daw ang maging resulta ay dapat pinupuri pa din ito. Inisip naman ni Sugo na ang tipo daw ni Ban ay maaalahanin sa mga kasamahan. Sagot nga ni Sugo na hindi naman daw siya mahinang nilalang. Kaya daw niyang protektahan ang kahit na sino paman. Dahil isa pa din daw siya bilang mga S-class hero. Matapos na daw ang ilang araw habang nasa loob ang lahat ng Anti-Monster White Castle, ang base ng Southern Invasion Force, ay bigla lang nagkaroon ng napakalakas na lindol. Takot na nga ang mga kawal dahil baka dumating na daw ang Great Demon Emperor. May lumapit nga kay Sugo at tanong nga nito na base daw sa report ay hindi pa daw nakakadating sa Sinad ang mga halimaw. Paano daw nakapunta agad dito sa kanilang base? Sagot naman ni Sugo na baka may nangyayari lang daw sa monster area. Then matapos na nito ay bigla ngang dumating ang Black Dragon Knights dahil papunta na nga daw sa kanila ang mga halimaw. Ihanda na daw nilang lahat ang kanilang mga sandata. Tanong nga nito na bakit ang mga halimaw daw ng monster area ang sumusugod sa kanila ngayon. Hindi daw ba't iniiwasan ng mga halimaw ang lugar na ito? Naghanda na nga din si Prinsesa Katleya at tila handa na din ito sa bakbakan. Wika nga ng Lord of the Anti-Monster White Castle na imposible daw na mawasak ang pader at gate ng kanilang kastilyo. Ngunit hindi daw nila pwedeng hayaan na magwala na lang ang mga halimaw sa labas. Then after na nito ay dito na nga sumabog ang napakalakas na puwersa sa kanilang likod, dahilan kaya pati ang harang sa kanilang kastilyo ang nadurog na din. Nagtaka nga siya bigla dahil paano daw nadurog ang pinakamatibay nilang proteksyon. After na nito ay dumating na nga ang isang napakalaking halimaw at tila napakapangit na nito. Dahil nasa nadurog na ang kanilang proteksyon, ay dito na din nakapasok ang iba pang mga halimaw at sobrang dami na ng mga ito. Dumating na din ang iba pang Four Revered Saints upang maghanda sa pakikipaglaban. Wika nga nila na posibleng involved daw dito ang Great Demon Emperor. Nakatanggap din daw sila ng balita na may mga ogre soldiers na daw na nakita sa loob ng kastilyo. Naghanda na nga si Oyamada at wika nga nito na tignan daw nila ang nangyayari ngayon. Sobrang daming experience daw ang pwede nilang makuha sa mga halimaw. Parang bonus round daw ito sa kanila dahil sobrang dami daw ng kalat para sa kanilang experience. Naghanda na nga din si Yasuo at tugon naman nito na sana ay may malakas daw na kalaban na karapat dapat para sa kanyang Black Flame. Ngunit una nga daw sa lahat ay susunugin niya daw muna ang malaking halimaw na mukhang dragonfly. Ngayon handa na nga silang lahat, magagawa kaya nilang mapabagsak ang demonyo. Or ang Baphomet kaya ang tatapos sa kanila bilang isa sa mga pinakamalalakas na nilalang ng Great Demon Emperor. Masasaksihan nga natin ang umaatikabong bakbakan na magaganap sa susunod na kabanata.